Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stang Lumpo. Rinat, samahan niyo ako guys. Itong napabayaan na aking bonsai. Ito yung nandito sa banga. So makikita niyo dito is may mga sanga na siyang namatay dahil napabayaan natin. Okay? So minsan si Bonsai Stang Lumpo hindi niya maharap dahil sa dami ng bonsai na nakapila na gagawin. Yung kanyang mga damo, masukal na. Okay? So ito yung aayusan ulit natin para maiayos ulit ang kanyang ganda. Okay? Tinubuan na siya ng ampalaya. Okay, let's start. Sandali muna natin to. Namatay ang sanga. Pati itong ulo. Yan oh. Bulok. So nagkaroon siya ng sira dito. Ayan. Sira. So magpapanibago tayo dito sa halaman na ito. Pero titignan natin ito, itong cuttings na ito kung mabuhay. Kung mabuhay ito, maganda. Ganito ang mangyayari guys kapag pero may sakit na pala siya. Ito kung mapapansin nyo na buwer. Ayan. Ito yung sinira ng insekto. Ayan . Kaya pala yung ulo niya hindi makalarga-larga dahil kunti na lang pala yung kinakainan niya. Kunti na lang. Ito na lang yung nakadikit. Kaya pala nabali. Okay? So, iyon ang lesson learned kapag ang ating bonsai ay napabayaan. So naisali ko na ito sa show, bagamat bata pa pero ganito man ang nangyari. So titignan na lang natin kung magagawa natin ng paraan after a year dahil magpapanibagong patubo tayo dito sa ulo. Okay? So magtatanggal tayo ng mga wire. Yung mga bumaon na wire para magpanibago. Okay?
Ayan. So, natapos na din natin malinisan yung kanyang mga sanga. So, magpapanibagong itsura ito. Okay? So, ito yung, dito tayo kukuha ng ano, nakikita nyo to, yung ano na ito. Yan, yung pinagputulan na yan. Antayin natin na tumubo ito para dito tayo kukuha ng apex, gagawin nating ulo. Okay? Tapos ito, ihilain lang ito. Papunta doon. Yan. Punta dyan. Tapos ito, hila lang yan. Papunta din dito. Okay? So, antayin natin ito na tupuan para yun ang gawin nating ulo. Dito tayo kukuha ng ulo. Apex. Okay? Yan. So, hindi muna natin iwawire ito. Antayin natin na makarecover muna. Palargahin muna natin. Then, balik ulit tayo sa wiring. Okay? So, lesson learned yan na dapat talaga hindi pababayaan ang ating bonsai. Kasi pag napabayaan mo, maaari itong mamatay, ma-deform ang kanyang itsura. Yan, katulad nito, hindi natin nabantayan, kinain na pala ng boar yung kanyang pinakasanga na apex. Dito nang galing yung apex natin. So, makikita natin dito butas. Okay, butas siya. So, hindi natin nabantayan. So, ganun talaga ang bonsai kapag ito ay mapabayaan. Parang ikaw. Pag napabayaan. Mapupunta sa iba. Okay? So, ang bonsai parang ikaw. Pag napabayaan. So, hindi naman natin mahirapan, hindi tayo mahirapan dito na i-forma ulit dahil ang kwento ng puno ay naghihirap siya. Okay? Dahil nakikita natin mas malaki yung driftwood. Ito na lang yung lifeline niya. Okay? Lahat na yung ano dyan, driftwood na. Okay? Ito lang yung lifeline. So, hindi tayo mahirapan na mag-adjust ng panibagong itsura. Okay? So, maraming salamat at nakarating tayo sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli. Bye-bye!